Muling nagharap ang mga magulang ng pinaslang na UST graduate na si Cyrish Magalang at ang mga suspek sa krimen. Hindi naman napigilan ang mga magulang ang galit sa mga suspek na sinampahan na rin ang kasong robbery with homicide at attempted rape. My report, si Ian Cruz. Halos ayaw tingnan ng ama't ina ni Cyrish Magalang ang magkapatid na suspect sa inquest proceeding sa Piskalya ng Cavite kanina. Balot daw ng galit ang mag-asawa sa sinapit ng bunsong anak na si Cyrish. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, 49 na beses sinaksak si Cyrish. Binagsakan din ng hollow block ang ulo niya. Bagong graduate si Cyrish mula sa University of Santo Tomas, cum laude pa nga ito sa kursong tourism. Nang magkaroon ng pagkakataon ng dalawang suspect, humingi sila ng tawad sa mga magulang ni Cyrish. Napuputuan ninyo yung gagawin ko po lahat. Miss, patawad nyo lang po. Walang kabayaran ang ginawa nyo sa anak ko. Hindi ako maaawa. Yung ginawa nyo sa anak ko. Diyos ko, napakabuti ng anak ko. Humihingi daw po sila ng patawad sa inyo. Kung sa kanila kaya mangyari yun, tatanggapin nila. Ibabalik ko sa kanila yung tanong nila. Reklamong robbery with homicide at attempted rape ang isinampan ng Bacoor Police at CIDG Cavite laban sa magkapatid na gasita. Emosyonal ang ina ni Cyrish habang nagaganap ang inquest. Sinabi nitong nanginginig siya sa galit. Dumating din ang tatlong saksi na naging susi sa pagkakaaresto ng magkapatid. Bihira po kasi yung tricycle na paglabas ay titigil doon. Napansin ko lang po. Kasi po, yung babae, parang nagsasalita, hindi pinapansin ng driver. Tapos po, kaya po tinandaan ko na lang yung body number. Ngayon ang huling gabi ng burol ni Cyrish Magalang, kaya naman dagsa ang lahat na nagmamahal sa kanya. Umaasa ang lahat, makakamit ng kanyang pamilyang hustisya. Alas 10 ng umaga bukas, isasagawa ang pinakahuling misa para kay Cyrish. At alas 3 naman ng hapon, inaasang ililibing na siya sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas. Mula rito sa Bacoor, Cavite, Ian Cruz, GMA News.